Wala na raw signs of life sa loob ng gumuhong Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga. At posible raw na ngayong linggo matapos ang rescue operation at simulan naman ang retrieval operation. Saksi live si Marisol Abdurrahman. Marisol? Oscar, sa gitna nga ng assessment ng ground operations, kung itutuloy pa ba ang search and rescue operations dahil wala na nga nakikitang signs of life, namataan natin kanina ang ilang rescuer at nadali-daling napatok po doon sa ground zero na meron silang dalang stretcher. So aalamin kung meron bang silang nakitang survivor o kung meron nadetrip doon pa rin sa gumuhong building. Samantala, muli na namang nakaramdam o may nangyari na namang pagyanig dito. Madaling araw kanina nang biglang yumanig ulit. Kaya tinigil pansamantala ang search and rescue operations. Ang debris clearing itinuloy kalaunan. Maliit na bahagi na lang ng Bay 3 na nasa kitnang parte ang hindi napapasok hanggang sa baba ng mga rescuer. As of 6:45 today, the rescuer po ay sinasabing wala na po tayong tao dito po sa loob. Either patay or buhay. Possibly, sir, by the end of this day, sir, we will have a decision whether to convert po yung ating search rescue into retrieval. Dahil sa muling pagyanig kanina, ilang empleyado ng Chuzon ang nagsitalunan mula sa stage ng gym kung saan sila natulog kagabi, kaya may mga na-ospital. Nagpanig po kami. Sa trauma po namin kasi, akala siyempre, gusto, ayaw na po ulit namin mangyari, nagsitakbuhan po kami. Kahit na mataas po, tinalo na po namin. Mga contusions lang nakikita natin sa mga konting abrasions. Iika-ika sila sa may mga bruises. Ang ilang pangtauhan ng supermarket, hindi inakala makaliligtas dahil sa pagguho nitong Lunes. Mapalad sila kumpara sa limang kumpirmadong nasawi, kabilang si Manilyn at mga anak na si Hailey, isang taong gulang, at Jacob, edad 6. Hindi ko pa napatay yung makina ng ano. Di ba ako nakapag-park? Biglang yumarig na yung house, biglang gumuho na yung gusali. Di ko na sila nakita. Mahal na. Ang nais ni Pangulong Duterte, tigil operasyon din muna ang iba pang branches ng Chuzon Supermarket. Sa ngayon, sarado muna ang branch sa Florida Blanca at Santo Tomas sa Pampanga. Pero bukas pa rin ang main branch sa Gerona Tarlac at sa Mariveles Bataan dahil wala pang closure order. Ang gumuho naman sa Porac, 4 taon pa lang mula nang maitayo. Ang sabi, ito daw ay dating 2-story lang. At in-extend to 4th floor, tingnan natin kung nasunod ba yung structural design niya. No? Bumubuo kami ng malakas na kaso against the owner. Anong kaso po ito? Kapabayaan, yung negligence resulting to multiple homicide and physical injuries. Kung mapag-alamang supply ang pagkakatayo sa gusali, mananagot daw pati ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Pero ayon sa abogado ni Samuel Chu, may-ari ng Chuzon Supermarket, mali ang impormasyong pang-dalawang palapag lang ang disenyo ng gumuhong gusali. Dumaan daw ito sa pagsusuri ng LGU. It was originally a 4-story building. Pumasa naman sa lahat ng testing. In fact, may soil test pa nga. Si Samuel Chu humarap sa CIDG Region 3 kahapon at nangako ng tulong ng 50,000 piso sa bawat pamilyang naulila at aakuin ang gastusin sa ospital ng mga nasaktan sa pagguho. Oscar, negatibo, walang survivor o lamang na-retrieve na biktima ng lindol doon sa Ground Zero. Samantala, Oscar, hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang search, rescue, and retrieval operation na dito sa atin pa rin kinaroroon sa katunayan, Oscar. Kung makikita nga ninyo, nagbubutas na sila ngayon ng parang lagusan doon nga raw sa ground floor, sa entrance ng supermarket dahil bagamat wala na raw nakikita o nakikitang signs of life, tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pagbubutas dahil karaniwan naman daw kapag kaganito mga trahedya o sakuna ay ang takbo ng mga tao, ang tendency niyan ay doon nga sa lagusan, is either sa exit o sa entrance ng mall sila magtatakbuhan. At live mula rito sa Porac, Pampanga, ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. See you.